Good morning guys! Welcome back to my channel! Ang gagawin natin today, mag-upgrade tayo ngayon ng stock lights natin ng Strada. Ang papalitan natin, parking light, DRL, and fog lamps. Tara! Samahan niyo ako! Para ma-access natin itong parking light natin, kailangan natin i-pop yung hood. Let's pop the hood. Ito guys, on both sides of the headlights, meron yung entrada sa ilalim. Ito siya. Ayan. Yan yan. Then sa kabila, ito naman. Ayan. Parang takip yan na i-twist mo lang counterclockwise. Pag nabuksan na natin yan, ma-access na natin yung parking light natin. Ito ang kukunin natin. Ayan. Ito mismo, kukunin natin. Counterclockwise lang yan. Makukuha na natin yung bulb. Ito guys, yung ipapalit natin na bulb, LED. Color white ito. Try natin palitan. Kukunin lang natin yung pinakita ko sa inyo kanina, yung plug. Ito guys, nakuha na natin. Yan ang papalitan natin ngayon. Ito. Papalitan natin ito. Tanggalin na natin ito. Hugutin lang natin. Napakadaling hugutin. Ayan. Yung bulb. Papalit natin ito. Siksik na natin. There you have it. Test natin kung umiilaw bago natin ibalik kasi baka mamaya hindi naman pala umiilaw. Nailagay na natin, doble trabaho. Ito guys, umiilaw na siya. Ayan, hindi gumagana. Pwede na natin ilagay dito ulit. Ayan, dyan natin ilagay. Then, pagka nakalagay ng ganyan, clockwise lang. Ikot lang natin clockwise para mag-lock. Yan na. Kalak na. Ganoon lang kadali. Then, balik natin yung takip. Ikabit na natin yung ating parking light on both sides. 1-0. Susunod, ito naman. Yan ating DRL and fog lamps. But the question is, saan natin na-access yan? Eh, wala naman yan doon. Hinala ko dyan. Kasi ako, first time ko lang to eh, na nagbaklas niyan eh. Dito. Yan sa ilalim ng paludo. Probably ito. Ang galing muna natin. Tornilyo lang naman to eh. Simpleng ano lang, wrench lang. Kaya nang buksan yan. And then, probably ma-access na natin. Tignan nyo. Tapat yan eh. Oo. Katapat sila eh. Siguro dyan yan, di ba? Let's see. Ito. First time, may masira. Ako lang may problema. Pero pagka okay yan, then you know what to do. Diba? So guys, before anything else, bago tayo magkabit, introduce ko muna sa inyo yung product na ikakabit natin. Ito, in order ko to kay Ledlim sa Facebook. Tagal ko ng suki and hindi yan scammer guys. Talagang ano siya, supplier ng headlights and fog lamps na LED including mga interior lights ng sasakyan natin. Ito guys yung ano natin, DRL. Ilalagay ko din dito sa video na to anong type ito. And then ito yung ating fog lamps. 3000K dilaw. Yan, yan ang ilalagay natin. Meron tong fan kung makikita nyo kasi umiinit to eh. Kaya ito, ito yung heatsink niya. For fog lamps and headlights, meron mga ganito talaga. May fan para hindi umiinit. And guys, pwede rin tayong gumamit ng socket wrench. Ano lang to, number 10. Para mas mapabilis ang buhay natin. Tatlo na lang yung ano natin, baklasin. Pagka hindi nyo masyadong ma-access itong
itong radio na to, iliko nyo na lang yung tires, which is parang gagawin natin kasi baka hindi lumusot yung mga ilaw, pero we'll see. Natin tama access natin. Tumpaan natin ng konti. Yun. Tara, yun. Yung ito, yan yung DRL natin. Ito naman yung fog lamps natin. Okay? Yung pangatlo sa taas, yan yung signal light, yung orange. Pero hindi natin papalitan yan. Ito lang ang papalitan natin, itong DRL and then itong fog lamps. And guys, dukutin lang natin. Dukot-dukot. Yun. Counterclockwise lang din. Then, ayan na. Oh. Ito lang pala, release. Diba nakaganyan? Pindot. Then, hatak. Okay na. Then, itong ating power max. Never ko pa nasubukan to. Ngayon pa lang tayo makagamit nito. Yung last time na pinakita ko sa inyo sa Montero, Orion yun eh. Or Orion. Notch. Hindi naman siya magkakabaliktad kasi meron siyang may release eh. Ayan. Magkakabaliktad, hindi ko ilalagay. Ayan, tulad nito, itong notch na to, dito yan. Ayan na. Alagay na. Subukan natin. Pailawin natin, guys. Bago ang lahat. Ayan. Since DRL yan, the moment na i-start natin yung sasakyan, iilaw dapat yan. Ito. Ayan. Umilaw na. So, may ilaw siya sa paligid. At meron din siyang ilaw dito. Ayan. So, bright yan. Expect natin later. Yan na, patakbuhin na natin yung pickup natin ng ganito, nakalawit. Right, balik lang natin. Saan natin kinuha? Saan natin lalagay? Next, fog lamps. Wala naman nakalagay kung left and right. Meron lang siyang polarity. Napakaliit. Positive, negative. Kalagay dyan. Tignan natin. Counterclockwise lang din para makuha natin yung fog lamps. Ito siya, guys. Yung fog lamp. Probably ang release niyan. Ganun din. Pindutin nyo lang to. Pindot. Press. Press and then hatak. Okay. So, ang ano natin, ang stock pala natin is Osram H8 na 12 volts, 35 watts na fog lamp. Counter pa ganyan. Salpak natin ang pag-ano. Okay. Nag-aaralan pa eh. Alright. So, meron bang positive, negative dito? Wala. Kahit saan papasok. Pagka naman baliktad, hindi naman puputok to eh. Ano lang, hindi iilaw. So, bahala na si Batman. Pero ang orientation nito, makikita nyo guys. So, ayan, merong red and black. Ang red, sa standard natin ng DC, that's positive. So, ito ang positive natin. Since nilagyan niya tayo ng clue, nasa ng polarity natin, like ito, positive daw to. Then, itatapat natin yan. Yan. Positive. Positive. Dun lang din naman yan eh. Then, lagay natin. Tingnan natin kung ilaw. We'll see. Start natin. On natin ang fog lamps. Yun.
Yan. Luwanag. Ayan na. May paglansa tayo. Dilaw na. O, lagay na natin. Basta guys, pagka magkakabit kayo ng mga ilaw, bago nyo ipasok or ibalik sa assembly, i-testing nyo muna kung may ilaw para hindi doble trabaho. Kasi tulad nyan, nangyari, naikabit na natin. Tapos, hindi pala umiilaw, edi magbabaklas ulit tayo. So, doble trabaho yun. So, make sure bago natin ilagay sa assembly, bago natin ibalik, nakapag-testing na, kumbaga. Ito yung difference ng stock sa LED. Pero pareho din naman sila ng, ano yun, ng notch. Kaya, maipapasok natin yan. Masusubukan natin ito. Yun. Pasok na pasok, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. Yan, ipasok natin yung DRL. Ito yung fog lamps natin. Ano siya? Kung makikita nyo, tight fit. Okay naman. Okay, isi-seal off na natin to. Takpan na natin. Dali lang naman ibalik. Para we can work our way dun sa kabilang side naman. Ganun lang guys yung ano no, yung process. Lalo pagka mga tornilyo, tandaan yung tornilyo sa nakalagay. Mamaya may free na. Hindi nyo, saan galing to dito? Saan galing to? Free na to ah. May mga ganyang instances kasi na nakakalimutan natin sa nalagay. Maganda nga naka-video para at least nakita nyo yung original position niya. Nababalikan natin, alam natin kung paano natin babalik. So ngayon, nalaman natin OSRAM yung, ano, yung stock na fog lamps ni Strada. Testing na natin. Right. Ngayon, naka-DRL tayo. I-on na natin yung park light. There. Ating park light. Yan yung nasa taas. Katabi ng headlight natin. And then, i-on naman natin ngayon yung fog lamps. Yan. Ang nakailaw right now is the fog lamps. And yung DRL kasi pag pinatay natin yung ano, parking light. Yan. Subukan natin patayin yung parking light. Or park light. There, pinatay na natin yung park light. Dapat yan, iilaw si DRL. Yun. Umilaw na yung DRL natin. Siyempre, hindi nagsasabay yan eh. Si DRL at saka si fog lamps. Pagka nag-fog lamps ka, mamatay yung ano, DRL natin. Let's take a closer look. Ayan guys, yung DRL natin. On natin si fog lamps. Yun, dilaw. Let's turn off the fog lamps. And then, turn off din natin yung parking light. Yan. Dapat ang iilaw dyan is the DRL. Yung DRL natin, nilaw na. Dito sa kabila. Ayun. Nakailaw na rin yung DRL natin sa kabila. And then, let's take a closer look ulit sa park light natin. Makikita nyo. Magpaisa sa kabila. Natin kung kompleto. Yun. Yan ang ating park light. Puti na. For the information of everyone, sa mga nagtatanong, anong type yung mga bulb na tinanggal natin, iisa-isahin ko. Number one, park light. Very common ito, no guys? Yan yung nakikita natin sa lahat. Toyota, Mitsubishi, peanut light. Depende na sa term nyo, pero common yan, madaling makabili nyo. For the DRL naman, ito ang ating ilaw. Yan. Nakikita nyo ba guys? It's P13W. Yan. Yan yun. Ito ang ating DRL. Bilog. I'm not sure kung ganito rin yung ano yung DRL sa GLS sa 80 ng Montero ko. Hindi ko pa pinapalitan eh. And itong ating fog lamps, it's an OSRAM H8 12 volts 35 watts. Kung bibili kayo ng replacement tapos LED, tapos tinanong kayo ano pong bulb ng sasakyan nyo or Strada, ito na yan, yung fog lamps. At least nalinawa na tayo, saktong-sakto lahat. Walang modification na ginawa. Pagkasalpak, pasok ulit dun sa ano, light assembly. Ayos na.
good to go na. Ang pinagkunan natin ng ilaw na to is kay LED Lim. Ilalagay ko yung link sa description ng video na to. LED Lim guys, sa Facebook. Suki ko na yan. Karamihan ng mga LED lights ko sa kanya ko kinukuha. Pag nasa Manila ako, mabilis din. Within the day, mapapadala niya through Lalamove. Nag-order kasi ako one time para dun sa DRL naman ng Montero ko. Eh, paakyat na ako ng Baguio. Morning ko siya in order. Afternoon, nakuha ko na rin. So, ayan guys. Later tonight, magte-testing tayo ng ilaw natin. Tingnan natin kung gaano ka bright yung mga ikinabit nating ilaw, yung effectivity. And last night, bago natin ginawa tong video na to, nag-video na ako ahead of time using stock para ma-compare natin yung stock and upgraded na LED lights natin kung ano mas maganda, ano mas brighter. Later, mag-testing tayo. Tanghaling tapat eh. Mag-iintay pa tayo ng mga ilang oras pa. Okay? Ito guys, pakita ko sa inyo yung stock na ilaw na fog lamps. So ito guys, pakita ko sa inyo yung fog lamps ni Strada. Ito yung stock niya. Hindi pa natin napapalitan ng LED. Tandaan natin yung throw na yan kung ganyan din ang ganyan kalinaw pagka pinalitan natin ng LED. So basically, magiging yellow yan, the 3000K LED bulb. Yan ang itsura niya sa malayo. Para meron lang tayong comparison, titingnan lang natin yung brightness. Kaya ako rin gusto ng yellow kasi ito sa Baguio, pagka foggy, pagka yung stock, wala, hindi tatago sa ano eh, sa fog eh. Kailangan talaga dilaw. Kaya essential talaga pagdating sa Baguio, dilaw talaga yung ano yung fog lamps natin. Na guys, moment of truth. Tingnan muna natin yung DRL natin. Ayun yung throw niya. Yan. Yan bale yung DRL. DRL pa lang yan guys. Nakasilaw na. Try naman natin yung park light. Park lights. Yan. Yung ating park light. Ang next na itatry natin is the fog lamps. Our main event. Testin natin yung fog lamps natin. Tingnan natin yung throw niya. Kung gaano kalayo. And maliwanag pa. Yan! Yan ang ating fog lamps. Maliwanag. Nag-test ako kagabi using the stock. Inunan ko ng picture para meron tayong comparison. Yung position ng sasakyan natin, same position to nung kagabi nung nag-test ako. Fog lamps pa lang yan. Well, hindi tayo nag-upgrade ng ano, no? Ng headlight. Yun. Siguro nasa, right now, nasa ano na tayo? 20 feet to 30. 50 feet. Yung kalinaw yan. Oh, lakas. Approximately 100 feet. Ayan guys. Okay ba? Talaga ang throw niyan ano eh, sa lupa. Para pag umuulan, madilim, ang talagang main ano niyan, mailawan niya is yung kalsada. So ayan guys, ano sa tingin nyo? Leave lang kayo ng comment dito sa video na to. Yan, pakita ko sa inyo yung comparison ng ano sa pictures. Okay. Okay ba guys? Ayos no? Kung matatanong nyo yung prices ng pag-upgrade natin for the cheek lights, yun yung park lights natin. Ano yun? 112 pesos. Pair na yun sa Shopee ko in order. Ilalagay ko rin yung link
sa description ng video na to lahat ng kung saan tayo nakabili, like sa Ledlim. Sa Ledlim naman, ang nabili natin doon is yellow fog lamps and white na P13W, yun yung DRL natin. Yung DRL natin for the pair is 1,000 pesos. And for the fog lamps, pair na rin yun, 2,100 pesos. 3,100 bali yung binayaran ko sa kanya, free shipping dito sa Baguio. And dumating siya after 2 days. So ganun kabilis yung shipping niya. Okay guys, I guess that's about it. If you like the video, don't forget to subscribe, hit that notification bell as well, share and like the video, and leave comments guys kung meron pa kayong ibang stuff na gustong i-feature dito or gawin natin a video, just let me know. And then we have also the Facebook page. I'm gonna put the link in the description of the video as well. Okay guys, see you in my next vlog. Bye!